So mga kapis, ang gagawin natin ngayon is lagayan ng baryahan. Kasi nasira yung lagayan ng baryahan ko. So kailangan nyo ng PVC pipe. Gagawa kayo ng mga ring na ganito. So mga 8 piraso yan. Sukat yan siguro mga 4 millimeters lang mga ganon. Kapag kailangan nyo lihain yan. Yan, pakikinisin nyo yung mga gilid. Para smooth na smooth. Para hindi ka mahiwa kung sakasakaling kukunin mo na yung barya mo. Diba? Yung pala sinasabi ko, piece na baryahan, yun yung ginagamit ng mga jeep, mga driver. You know, diba? Para ma-separate mo yung mga barya. Para madali kang makapagsukle. Kailangan kasi nakabukod ng 20 na buo, 10-5 piso. So, yun lang naman ang kalimitan. So, ang gagawin natin is 4 na layer. So, una, tandaan nyo muna. Yan, tatandaan nyo. Para makabuo kayo ng ring. Yung nga, ang sukat niya is, kung gagayahin yung tularan ko, so 4 millimeter lang yan. O kaya 5 para makapal-kapal ng konti. Depende yan kung gusto niya matibay. Mas makapal siyempre, mas matibay. Ang problema lang dyan, malaki yung kuha ng spacing niya. Yung spacing na sinasabi ko, mamaya makikita niyo yung paliwanag ko. So yan, tatandaan niyo lang mga piece. Ganyan lang kasimple. So after nyo mga piece, kailangan initin mo yung PVC pipe. Bakit natin iniinit? Para lumambot siya. So ang purpose nga pala natin, kaya natin pinalalambot yan, para madiretso natin. Papantayin natin yan. Kasi dyan tayo kukuha ng mga gagawin natin divider. Yung gagamitin natin layer by layer. Dyan natin, ayan, gagawin. Pag malambot na, ayan, ganyan mga piece. Punta kayo sa pantay na surface. Baka sa tiles, pantay, tsaka kuha kayo ng isang pantay din na pamatong. So, papatungan nyo yan mga piece. So, ito naman mga piece, yung isang PVC pipe. Sukat nyan is 8 inches. So, yun yung pinaka-base natin, gagawin natin bahay. Yan, init muna natin siyempre sa kalan. Kailangan natin iinit. Tapos yan, kasi ang purpose natin dyan, yun, yung gilid na yun. Ayan. Yan ang magiging forma. Yan, pag-inyan mga piso. So, itutupin nyo lang yan, pag-inyan. Tupin nyo lang. Ayan natin, pinalambot kanina para may itupin natin ng ganyan. So, gano'n lang kasimple mga piso. Sana nasusundan nyo. So, after nyo mga piso, punasan nyo siya ng basahang-basa. May tubig para mabilis siyang matuyo o tumigas. Kasi malambot pa yan eh. Pwede siyang maiba yung form. Kaya pag nakuha nyo din gusto yung form ng PVC nyo, yan, punas-punasan nyo. So mga piece, after natin magawa na yung pinaka-base nya, lilinisin na natin ngayon yung mga gilid-gilid na yan sa pamamagitan ng pagliha. Kasi ang iniiwasan nga natin, yung masugatan tayo, syempre yung mahiwa. Kaya yung mga matatalas na parts nyan, kailangan linisin mong maigi. Yun na lang, liha-liha lang mga piece. Siyempre mga piece, after nating malinis na yung liha, yung pinantay natin kanina, yun, susukatin natin ngayon yung pinaka-base natin. Yun dyan tayo ngayon maggagawa ng layer, pinaka-pattern ng layer natin. Ayan, ganyan. So, para lang tayo gumagawa piece ng kanal, yung kumbaga lababo kung tawagin, parang ganun lang kasimple piece. Kaya susukatin nyo lang yan. Yan ang purpose, kaya natin pinantay kanina yung isang PVC. Para makuha na natin siya ng sukat, yung tamang sukat. So mga piece, para nga pala mas mapadali yung pagkuha nyo nung na-layer, yung kinuha natin ng sukat, eh gumamit na kayo ng grinder. Mas maganda, mas mabilis. Kasi sa lagaring bakal. So makukuha nyo pa yung pinaka-kurba niya. Yung nga lang mga piece, ingat tayo sa paggamit ng grinder. Kasi medyo, syempre pag kinukuha natin yung kurba niya, medyo malapit yung daliri natin sa pinaka-blade, pinaka-balo ng grinder. Kaya doble ingat tayo lagi sa paggamit ng grinder. So ganoon lang mga piece yan. Yung sukat nyo, syempre dapat tamang-tama yung ano niya, yung pagkakabilog niya. Kasi ang ginawa nating baryahan is hindi siya yung
kwadrado eh. Walang kanto. Yung pabilog siya yan pag ganyan. Kaya yan. Tatabas-tabasin nyo lang mga pigs. So mga pigs, yan yung nakukuha natin. No? Pinaka-shape niya. Para siyang half moon. Parang ganyan. No? Diba? So konti linis-linis na lang gagawin natin dyan para maging pulido yung ginagawa natin. Pulido yung syempre natin yan, mga piece. So mga piece, dito na tayo sa pag-assemble na ating ginagawang DIY na bariyahan. Kailangan kasi, pre, kailangan madiskarte ka dyan. So gagawa lang tayo ng divider dito. So ang ginawa ko layer is 20 buo, 10 piso, 5 piso at saka mamiso para madali tayong makapanukle. Ilan lang kasimple. So ang gagawin natin, so gumawa tayo nito, yung ginawa natin kanina ito, ilalagay natin siya pang divider. Saka to, yung pinaka-bracket natin para matibay ang kapit. So kailangan din natin ng Neltex. Siyempre, sukatin muna natin ito. Halimbawa ito, yung unang layer natin, kailangan ganyan yan. So ayan, ganyan o. So gugitan mo doon ng lapis. Pag nagugitan mo na, so may tanda ka na ngayon. So ilalagay mo ngayon ito, pinaka-bracket mo dito sa kinuhitan mo lapis. Ayan, dyan. Pag ganyan, kalalabasan yan. Ayan, ganyan. Para, ang purpose nyan, para kumapal siya. Kumapal. Para pag nilagay mo to, medyo matibay siya. So, ganun lang mga pisang kasi makabuo tayo ng 5 layer. Ganun lang kasimple. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung finished product natin. Ganun lang. Sunod-sunod lang siya. 1, 2, 3, 4. Kasi makabuo tayo ng 5. So, gamit tayo ng Neltex. Ganun lang kasimple. Papakita ko sa inyo mamaya yung finished product. So, yan mga pis. Yan. So, nilagyan natin siya ng epoxy. Neltex. Neltex epoxy. So, antayin lang natin matiyo bago natin ilagay itong unang layer dito sa pinakatakip. Ganun lang simple. So, mga fish, ganyan ang ginawa natin. No? Ilagyan natin ang interior para matibay. So, patitiyuin muna natin yan bago natin ikabit yung susunod na layer. So, sa susunod na layer nga pala sa loob, dalawang bracket na gagamitin natin, dalawa. Iipitin natin siya ng bracket. Bali, ang kalalabasan ng mga piece, ganito. Sa pagitan niya, doon yung ano natin. Ayan, ganyan. Ayan, ipitin natin. Bali, ganyan ang kalalabasan. Ayan, ganyan. Para mas lalo siyang matibay. Kasi kung single lang ang gagamitin natin, may tendency siya na pag naglagay ka ng bariya, gumanoon siya, gumilid o kaya tumagilid. Kaya gagawin natin is double bracket. Double bracket. So mga piece, eh, yung sinasabi ko siya yung double. Oh. Double yung nilagay natin layer. Ayun o, oh, sa kabila meron din yan. So para matibay, kahit kumana siya kumaliwa, hindi siya uuga. So yun yung lagayan ng 20 pesos. 20 na bariya. Susunod yung shampoo. Hanggang sa makumpleto natin yung divider niyan. So, ganun lang kasimple paggagawa. Pero, double. Double layer. So, mga fish, eto na yung finish na ginawa natin. So, kikinisan na lang natin yan bago isprayan ng Pylox para mag-iba kulay. So, ayan na siya, mga fish. Yung ginawa nating bariyahan, lagayan ng bariya. Dito yung 20 pesos na plata, 10, 5 at piso. Bakit mas malaki ang space ng sa piso? Kasi nga, mas marami nagbabayad ng 1 peso coin bago 5 coins, bago 10, bago 20. Kaya, yeah, dividing yan, divider. Kaya mas malaki yung lugar dito. So, ganoon lang kasimple mga piece. Sana nasundan nyo yung simpleng DIY natin. So, para lang to sa mga
Siyempre, yung mga driver na katulad ko na gustong gumawa ng ganito, kahit sa jeepney, tricycle driver, siya yung gagawa tayo ng ganyan. Kasi sa bumili pa tayo, gumawa na tayo ng sarili natin ganito, bariyahan. Ayos ba mga pis? Diskarte lang.